welcome back to my channel, your Tita's Kitchen. Merry Christmas sa inyong lahat! At malapit na Christmas, kaya magluluto ako ngayon ng isang masarap na recipe para sa inyo, ang rotisserie chicken hamonado. Halina, samahin ako! Nakahanda na lahat ang mga ingredients na gagamitin ko. Ako kasi kapag nagluluto ako ng chicken hamonado, binibili ko na yung rotisserie na, yung luto na. Kasi para madali nang lutuin, di ba? Para nakaready na siya kasi fully cooked na siya. Lalo itong masarap kapag ka nilagyan mo yung sauce ng chicken hamonado. Lalo siyang alambot niya sa loob kapag ito ang gagamitin mo sa pagluto ng chicken hamonado. Kaya ito ay yung chicken na binili ko sa store. Kaya ito yung rotisserie chicken. Ito naman, cherry. Ito ang bawang. Ito ang sibuyas. Paminta. Soy sauce. Ito yung sugar. Ito yung mushroom. Naglalagay din kasi ako ng mushroom. Para may konting gulay siya. Ito pa ng mushroom. Ano lang naman to, optional kung gusto nyo. At ito ang mandarin orange. Pang-decoration lang naman sa aking chicken hamonado. At pineapple. At pwede naman kayong maglagay ng kahit na ano, di ba? Pagka ibiligin niya sa plato, pwede lagyan ng dahon na sibuyas o kaya parsley para magandang tingnan. Mamaya, maglalagay din ako ng parsley. Ito. Ayan. Pan-decorate lang naman. At saka, ito yung aking dahon ng sibuyas. Ilalagay ko na naman sa paligid. Pero optional lang naman ito. Pero kung gusto nyo lang, ilalagay ang pineapple lang at saka cherry. Kaya ito na lahat ang mga ingredients na gagamitin ko sa aking rotisserie chicken hamonado. Halina, samahan niyo ako. Ngayon, pagsasabahin ko na ang pineapple juice sa toyo. Pagsasama-samahin lang naman ito. Ilagay ko na yung toyo. Ilagay natin yung sugar. Yung paminta. Ipat ko muna dito yung chicken para mababad natin siya. Pukuli ko yung chicken dito. Mabigat. Mabigat siya. Dahan-dahan lang pagka tinanin nyo, pag tinanin nyo siya kasi luto na siya. Baka mamaya mag-iwala yung legs niya sa katawan niya. Ngayon, ubuhas ko na ang pineapple. Yung pinagsama ko yung sugar and pineapple at saka toyo, yung soy sauce. Sarap nito. Tapos, ibababad mo ito ng mga
mga 2 oras. Kapag nagmamadali kayo, pwede nyo nalang ibabad ng 2 oras. O kaya, kapag naman di kayo nagmamadali, pwede nyo ibabad ng magdamag. Dapat kapag binabad nyo ng magdamag, ilagay nyo sa refrigerator para hindi siya masira. At pagka gusto nyo mababad ng mabuti yung chicken, ilagay nyo yung chicken dito sa siklak. Ayan, ang siklak. Ipasok nyo yung chicken at pagkatapos yung sauce, ilalagay nyo at pagkatapos isasara nyo. At ilalagay nyo na sa ref. Ngayon, ibababad ko siya para mas masarap. Kukunin ko lang itong plastic food wrap. Tinakpan ko mabuti at pagkatapos ilalagay ko na siya sa ref. Para mas masarap. Ayan, kukunin ko na sa ref ngayon yung chicken. Binabad ko yung chicken. Strain ko yung sauce kasi ipiprito ko yung chicken. Mas masarap kapag naprito pa ng konti ang chicken. Datag ko muna ito kasi i-prito natin ang chicken. Lalagyan ko na konting mantika lang. Konti ko lang naman ang gamitin natin dito. Kapag mainit na yung mantika, pwede natin ilagay yung chicken. Saan sa anak ko? Papaalam. Take your blessing, anak. You have to pray, ha? What time you going home? Okay. Lalo kasi sumasarap ang chicken kapag pinrito mo. Ang sarap naman ito. Dahan-dahan lang kayo pag i-stir nyo kasi luto na ito kasi baka masira siya. Ilalagay ko muna siya sa plate kasi ililis ako na ito. Kasi ililis ako na yung sauce na ilalagay ko dito. Ibigisa ko na siya yung sa ginawa ko sauce. Nanyan lang natin ang masarap ko. And ito na yung chicken na pinrito ko. Ayan. Pinry ko lang naman siya ng konti. Ngayon, igigisa na natin ang chicken. Ayan.
lagi ko rin makita. Pati matika na naman ang kailangan dito. Kapag mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung bawang. Lalagay ko na ang bawang ngayon. Hintayin lang natin ang sauce na lumapot kasi mas masarap kapag medyo malapot ang sauce niya. Pero depende na rin sa inyo kung anong gusto niyo. Ganun-ganun din lang hanggang para yung lasa mapunta sa lahat ng katawan ng ano. Medium fire lang. Ngayon, kapag kumukulo na siya, medium fire lang. Kapag yung medyo malapot na siya ng konti yung sauce niya, i-low fire nyo. Pwede nyo rin siya takpan kung gusto nyo. Bubuksan ko na ngayon ang chicken. I need to buy a shirt for tomorrow. That's why they said we. I don't have a polo shirt. That's why. What shirt? I need a white polo shirt and a red tie. What? You don't have. I'm just gonna buy a new one. It's fine. I'll be right back, Mom. Just gonna check in the back if we have a red tie. Nilalagay ko na ang pineapple tsaka yung mushroom. Na-steam ko na kanina kasi leftover lang naman namin to kaya ilalagay ko na rin. Kasi mas masarap kapag ka merong konting gulay, di ba? Lagay natin yung mushroom. Ayan yung pineapple. Lutuin lang natin siya ganyan, ha? Lutuin natin ng konti. Luto na ang chicken habonado. Ililipat ko siya rito. Para medyo mainit, kaya nilagay ko na siya ng small na chopping board dito. Dito kasi masira ito. At, baka hindi ko makita isa kung ano pot holder. Gagamit na lang ang tissue na sa kabila, medyo mainit. Pero kasi hapon din ang ngayon, lalagyan ko siya ng kung ano-ano-ano. Decoration sa taas. Pagdadag, ito yung sinasabi ko kanina na the mandarin oranges. Kung meron kayo mga orange, pwede nyo lagyan. Ito yung cherry na wala, kaya lang wala siyang tangkay kasi nakakan lang ito. Yung nasa lata ito. Yung mandarin, lagyan lang natin sa paligid para pandekorasyon lang naman to. Ito kung gusto nyo lang, optional lang ito ha. Kung ayaw nyo, okay lang. Pero maganda lang ano, para pagka ano meron siyang may kinakagat-kagat ka na may manamis-namis na masin-asin. Lalagyan ko ngayon na kung ano-ano sa paligid para magandang tingnan. Ito yung dahon ng sibuyas. Yan, dinislice ko siya na maninipis.
course, lilagyan natin. Pa-decorate lang naman ito. Para maganda lang tingnan. Optional lang ito, ha? Kasi, kasi may mag-decorate ng mga pagkain. Mag-ano, maglalagay-lagay ng kung ano sa pagkain. Pero kung ayaw nyo, it's okay. Subscribe sa aking YouTube channel, I'm Martita's Kitchen. God bless us all.